BOOT! BOOT! BOOTAS KA TALAGA! BOOT! Ay! Mababash ka na naman! It's not like that, dude! Boots, come on! You know that! That's big! Disclaimer, bago natin simulan ng kwento natin ngayong araw, abay inamin naman ni Wise na madali lamang makita ng error kapag ikaw ay nanonood lang. Pero iba pa rin kapag mismong ikaw na ang naglalaro na mas limitado ang nakikita mo. Pero yun nga, tila dismayado ang V-Wise maging si Wolf sa ginagawang paraan ng paglalaro nitong XP laner ng Onyx Esports na si Boots. Kumbaga hindi nakatakataka kung sa susunod na season, posibleng magkaroon na ng kapalitan itong taong ito kung magtutuloy-tuloy ang kanyang pag-underperform. Pero ang nakakatakot nito abay kung paano nga kung maligawan ni Kyrie si Edward para maging parte ng kanilang koponan abay isang mahirap na pagsubok ito para sa ating mga koponan. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo, at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisa na yan, tara! Unang-una, parehong naka-live habang ina-analyze ng V-Wise at ni Wolf ang naging laban ng GeekFam versus Onyx Esports na kung saan syempre ang mga sasabihin ng mga yan ay may mga basis talaga pagdating sa tunay na laban. Pero dito, nga muna tayo mapunta kay Wolf dahil ang pinakanapansin ni Wolf para dito sa XP laner ng Onyx na si Boots ay ang tila hindi timing na paggamit nito ng kanyang ulti. At sa katunayan, ito rin yung tinutukoy ko last time sa inyo, yung pag-ulti flicker ni Boots gamit ang lapu-lapu nang nakikita namang error ni Wolf ay kung kailan niya dapat ito ginagamit. Sa mga hindi nakakaalam, ang pang-counter kasi talaga sa Faramis kung XP laner ang pag-uusapan ng itong lapu-lapu dahil sa ulti ni Faramis hindi ba't kailangan nilang magdikit-dikit para ma-maximize ang ulti nito at dito naman mas malakas ang lapu-lapu dahil mas marami siyang matatamaan. Pero sa naging laban nila sa GeekFam, ang pinakapinupunto ni Wolf ay dapat di umanong gamitin ni Boots ang kanyang ulti pagkatapos na pagkatapos dapat ng ulti nitong si Faramis. Kumbaga para kay Wolf, masasayang lamang ang ulti ni Lapu kung kakainin lang naman ng ulti ni Faramis ang kanyang mga ibabato at may punto naman talaga si Wolf patungkol rito. Pero sa kabilang banda, dapat mo rin i-consider kung ano yung gustong i-achieve ng Onyx, lalong-lalo na nitong si Boots, kung bakit lagi niyang sinasabay ang bravest fighter kahit alam niyang may ulti pa si Faramis. Ito ay dahil malamang gusto niyang i-force na agad na pagamitin ng ulti si Faramis para hindi sumabay sa Claude na siyang papasok rin sa gitna at gagawa ng sariling damage dahil siya naman talaga ang magsisilbing damage dealer nitong Onyx. Kumbaga parang pang-bait lamang, para sa akin lamang ha, hindi ko sure kung sang-ayon kayo rito, pero goods lang para sa akin na mauna talaga si Boots na magpa-force sa ulti nitong Faramis dahil bukod sa kanya ay wala nang ibang gagawa para mag-react ng ganito ang Faramis. Pero uulitin ko si Wolf yan at di hamak mula pa tayo sa kalahati ng kaalaman ng taong ito pagdating sa mismong laro. Pero ito lang naman ay disclaimer para sa aking sariling opinion. Na baka para kay Wolf, si Kiboy ang dapat nag-i-initiate ng teamfight at si Sans ang magpapa-force sa Faramis na gumamit ng ulti habang nakaharap si Kyrie tapos tsaka babanat si Boots at Chewe sa oras na magamit na ng GeekFam ang kanilang Faramis. Pero hindi ko ipinagtatanggol si Boots ha sa pagkakataong ito kabatang dahil kung pupunta naman tayo sa naging komento at pag-analyze ng V-Wise ay parang dito mo makikita na nag-underperform talaga itong si Boots. Sa puntong 12 minutes lang naro kasi ay tila nang gigil itong taong ito at ginamit muli yung kanyang pangmalakasang ulti sabay flicker na umabot na halo sa second tower ng GeekFam tapos napitas niya naman dito si Faramis bilang trade sa kanyang pagkakamatay. Pero hindi ito good trade na matatawag dahil 3 seconds lamang ay mabubuhay na agad ang Faramis kumpara kay Boots na umabot ng 36 seconds na ibig sabihin natalo sa trade ang Onyx at talugi sila sa manpower noong mga oras na yon.
Dito na tila, gigil na gigil si Wise at pinagsisigawan sa live itong si Boots. Na resyo, Boots, ikaw talaga ang butas o ikaw talaga ang kahinaan ng Onyx Esports na mabuti na lang agad. Agad siyang napigilan ni Omar Venus dahil mukhang marami pa sana siyang masasabi. Ayon kay Omar Venus, mababash ka na naman yan Wise nang dahil alam naman natin na kapag ang isa sa kanila ay nagsalita matik. Magte-trending talaga ito sa Indo, naantayin mo may magta-translate na yan sa mga media outlet nila sa Indo. Maling-mali nga naman kasi talaga kung titingnan ng mabuti yung ginawa nitong si Boots dahil bukod sa hindi maganda yung trade na kanyang ginawa, abi magkakaroon pa ng Lord na siya ay wala na ibig sabihin isang napakalaking advantage agad nito para sa koponan na gig farm. Ang masama o ang problema lang kay Wise, abay nasabi na niya. Pero mabuti na lang talaga si Kyrie ang jungler nitong Onyx dahil kung makikita mo sa Lord Dance, tatlo lamang silang present at ito nga ay sina Kyrie, Sans at Kiboy pero si Chewe ay tumambay sa taas at pumunta na lamang sa mid lane. Pero sobrang laking bagay pa rin ang pagkakawala ni Boots dito kabatang dahil hindi nga mapaforce si Aboy na gumamit agad ng kanyang ulti sa magaganap na Lord Fight. Pero katulad nga ng sinabi ko, mabuti na lang at si Kyrie ang jungler ng mga ito dahil biruin mo, 5 versus 3 ang labanan sa pagitan ng Geek at Onyx. Sa oras na ito, kompleto pa ang mga ulti nila, abay nakuha pa rin ni Kyrie ang Red 3 laban sa Geek Farm. Tapos ang mas malala, sila pa ang napitasan ng XP laner na kung mapapansin mo sobrang late ng ulti ni Aboy at sobrang layo naman kasi niya sa kanyang makakampi na nooy dapat poprotektahan niya ng kanyang ulti. Kumbaga nando na sana ang Geek Farm, nagmamalabutas na sana si Boots pero nawala naman sa wisyo itong Geek Farm sa retrihan na para sa akin hindi ito totally error para lang kay Hazel. Dahil syempre si Kyrie pa rin yan eh. Na kung ikukumpara mo sa kanya ay luging-lugi talaga itong jungler ng Geek Farm. Ang kaso nga lang, di umano ayon sa V-Wise, dapat humarap na sina Aboy at Kadera sa posisyon ni Kyrie. Total may ulti naman sila ni Faramis kaya hindi sila dapat magdalawang isip. Kung maghahayaan lang sana nilang mag-lord si Hazel nang mag-isa noong mga oras na yon at ang masama pa, hindi tumama ang ulti ni Baloy kay Kyrie noong mga oras na yon kaya on point na Red 3 ang naiba to nitong taong ito. Dito ay nasabi na naman tuloy ni Wise na Kyrie Esports talaga itong Onyx. Abay ito nga ay dahil kapag may mga ganitong crucial na pangyayari ay parating si Kyrie ang gumagawa ng paraan. Pero nilinaw naman rin ni Wise, to be fair kabatang, na sobrang dali lamang ang manghusga kapag ikaw ay nanonood lamang dahil nga lahat ay nakikita natin, ultimo pag-ikot nila sa mapa, paggamit nila ng skills ay pansin na pansin talaga kung ikaw ay isang manonood lang. Pero kapag ikaw ay isang player, abay ramdam mo yung pressure at sobrang minimal na error lamang nakikita mo sa mga kalaban na akala mo handang-handa sila sayo sa kahit na anong oras. Kaya aminado siya na madali rin sa kanya ang manghusga ngayong nanonood na lang naman siya ng laban. Kaya to be fair ulit sa Geek Farm, maging kay Boots, iba pa rin talaga kasi ang pressure na dala sa mismong laban. At malamang yung error ng Geek Farm sa mga oras na yon ay dahil hindi sa naging ganun kapulido ang shot call na umiikot sa kanila na kung sa Lord ba ang focus o hindi naman kaya sa mga heroes ilaan ang mga skills. Kaya nga minsan kabatang mas masarap ang manood kaysa ang maglaro dahil sa panonood kahit epic ka o legend abay makikita mo ang error at makakapag-judge ka sa isang pro player. Pero subukan mong maglaro, abay malamang sa alamang, yung buong kalamnan mo nangangatal. Lalo na kung nakikipag-lord dance ka sa koponan na kagaya nitong Onyx Esports. Pero syempre, bago natin tapusin ang kwento natin ngayong araw, abay washer out sa lahat ng mga kabatang natin dyan sa ibaba na nanonood at nagko-komento araw-araw. Sobrang na-appreciate natin yan, lalong-lalo na sa mga sobrang tatagal na sa ating channel.
Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tila na dismayang sina Wolf at B-Wise patungkol sa ex-pillainer nitong Onyx na si Boots. Pero katulad ng sinabi ko noong umpisa, huwag naman sanang maligawan ni Kyrie itong si Edward. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.